maagang nabuntis ng kanyang kasintahan ang babaeng si Andrea. Nang dahil doon ay napakaraming taong nagsasabi sa kanya ng masamang bagay. Pati na rin ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan ay isa rin sa mga nagsasabi sa kanya ng mga bagay na ito. Naiisip niya na dapat sila ang unang umiintindi sa kanya dahil sila ang mga taong malalapit sa kanyang puso. Ngunit isa din ang mga ito sa nanguhusga at nang mamaliit sa kanya. Pagkatapos kasi maanakan ang dalaga ng kanyang kasintahan, ay sabay na nabuntis nito ang kanyang kaibigan. May tinatago palang relasyon ang dalawa. Nang dahil sa hindi sila kasal, ay mas pinili ng kanyang kasintahan ang kanyang kaibigan. Kaya pala palaging wala ito sa kanilang bahay, ay nang dahil may hindi na pala ito magandang ginagawa. Sobrang sakit sa kanya ng bagay na yun, ngunit patuloy siyang lumalaban para sa kanyang anak. Sa kanya pa rin naman kasi aasa ito dahil siya ang nanay ng bata. Sa murang edad ay nararanasan niya na ang hamon ng buhay. Naku, tumataba ka na talaga, Andrea. Dati ang ganda-ganda ng hubog ng pangangatawan mo, tapos ngayon ganyan ka na? Nakakagulat lang ang biglaan mong pagtaba. Alagaan mo naman ang sarili mo, sabi ng kanyang pinsan na si Grace, nakauuwi lamang galing sa ibang bansa. Ang hirap kasi mag-alaga ng sanggol. Kailangan na palagi mo siya nakikita. Kasi ang hirap sa pakiramdam kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya, sagot ni Andrea habang daladala ang kanyang anak. Sabi ko naman sa'yo, diba? Mahirap ang magkaanak. Tingnan mo ako. Hanggang ngayon wala akong boyfriend. Eto, may kaya na sa buhay at nakakapag-ibang bansa pa. Nakapagtapos sa pag-aaral. Alam mo, sayang ka, Andrea. Matalino ka pa man din pero ewan ko ba sa'yo? Kasalanan mo din yan eh. Inuuna mo kasi ang kalandian. Pangiinsulto ng kanyang pinsan. Bilang pagsagot ni Andrea ay binigyan niya na lamang ito ng isang pilit na ngiti kahit siya ay nasasaktan sa mga sinasabi nito. Talagang napakaraming tao ang nanghuhusga sa kanyang pagkatao nang dahil siya ay nabuntis ng maaga. Sayang daw ang talino at ganda niya, kaya wala nang magmamahal pa sa kanya ng totoo. Ngunit sa kanyang sarili ay lalaban siya para sa kanyang nag-iisang anak. Hindi niya na pinapakinggan pa ang sinasabi ng mga tao sa kanya dahil wala naman itong maitutulong na maganda. Masisiraan lamang siya ng ulo sa mga ito. Kung minsan ay pumapasyal ang dalaga sa kanyang mga kamag-anak upang humingi ng kaunting tulong para sa kanyang anak. Kahit katakot-takot na pangmamaliit at sermon ang kanyang maririnig, ay okay lang ito sa kanya dahil ang mahalaga ay ang mapakain niya ang kanyang anak. Napipilitan siyang humingi ng tulong dahil hindi naman sumasapat sa kanila ang kanyang kinikita bilang isang katulong. Pinapayagan naman siya ng kanyang amo na isama ang kanyang anak dahil alam nito ang hirap na kanyang nararanasan. Kung minsan ay nagtitinda naman siya ng sampagita sa tapat ng simbahan, ngunit kahit na ganoon ay dala niya pa rin ang kanyang anak. Nahihirapan na talaga siya sa kanyang buhay, ngunit pinipilit niya pa din na makaahon sa agos ng mga problema. Isang araw habang nagtitinda siya ng sampagita, ay nakilala niya ang isang lalaki na si Ramon. Tagahugas ito ng pinggan sa isang karinderiya at isang araw ay nanligaw sa kanya. Hindi niya pa ito sinasagot, ngunit natutulungan siya nito sa pagpapalaki ng kanyang anak. Hindi man siya naging mayaman, ngunit nagkaroon siya ng katulong sa kanyang buhay. Tinutulungan din siya nito sa pambili ng gatas ng kanyang anak at kung minsan ay ito na rin ang nag-aalaga sa bata. Ramon, bakit mo ginagawa ang bagay na to? Hindi ka ba nahihiya sa ibang tao na may anak na ang babaeng nililigawan mo? Nagtatakang tanong ni Andrea. Tumatawa naman ang binata sa tanong ng dalaga. Bakit naman ako mahiya? Hindi naman ako mapanghusgang tao tulad ng iba. Pati hindi naman pagiging masamang babae, diba? Kung maaga kang naging ina. Hindi naman siguro doon nagbabase ang pag-uugali ng isang tao, nakangiting sagot ni Ramon. Talagang napapasaya ng lalaki ang kanyang buhay. Sa wakas ay nakatagpo din siya ng isang taong tunay na tutulong at magmamahal sa kanya. Yung tatanggapin siya ng buo na walang halong pag-aalinlangan. Hindi siya nito pinapabayaan at ito pa ang palaging nagbibigay sa kanya ng magagandang aral. Mabait na lalaki ang binata,
Ngunit isang araw ay muli itong nalaman ng kanyang mga kamag-anak. Alam niya sa kanyang sarili na may masasabi na naman ang mga ito sa kanilang nakita. Wala na naman sa kanya ang mga bagay na yun dahil nasanay na rin siya sa mga kakasalita ng mga ito. Nginingitian niya na lang ang mga tao sa tuwing may masasabi sa kanyang hindi maganda. Sabi kasi ni Ramon sa kanya ay hindi ibang tao ang gagawa ng iyong kapalaran kundi ikaw. Magbibigay lang sila ng gabay, ngunit kung tingin mo ay ibababa ka nila, ay wag mo na lang silang pakinggan. Ang pakinggan mo ay yung alam mong makakatulong sa'yo. Ano ba yan, Andrea? Yan ka na naman. Magpapakabalo sa pag-ibig. Tapos ano? Magpapaloko ka na naman at magpapaanak? Tapos iiyak-iyak ka pag iniwanan ka? Ayusin mo nga yung buhay mo. Magtrabaho ka na lang kesa makipagrelasyon ka. Sabi ng kanyang tiyahin kahit hindi pa man nila kilalang lubos si Ramon. Tita, mabait naman po si Ramon at natutulungan niya ako sa pag-aalaga sa anak ko. Sa ngayon po ay nakakilos na po ako ng maayos. Tanggap niya naman po kung ano ang meron ako. Kahit na ang sinasabi ng iba na disgrasyada ako. Pero para sa kanya ay isang biyaya ang aking anak. Mahinahong sagot ni Andrea. Minamaliit din nila si Ramon dahil bakit daw kung makikipagrelasyon siya ay sa isa ding mahirap. Pwede naman daw maghanap ng mayaman, nang sa ganun ay hindi na siya maghirap. Ngunit para sa dalaga ay anong magagawa ng yaman kung parang pineperahan mo lang ang iyong binatang makakarelasyon dahil hindi mo naman talaga siya tunay na iniibig at sa pera ka lang talaga bumabase. Hindi ako nagkakamali kay Ramon. Hindi naman siya tulad ng dati kong minamahal na isa palang manloloko. Nakita ko kay Ramon ang pagiging tapat at totoo dahil mabuti siyang tao. Sabi ni Andrea sa kanyang sarili. Sa paglipas naman ng panahon ay napatunayan niya ito sa kanyang mga kamag-anak. Sa ilang taon nilang magkasintahan ay sinuwerte si Ramon sa kanyang trabaho. Isinama siya ng kanyang amo sa ibang bansa upang doon ay maging isang waiter. Nangangamba si Andrea na baka makahanap doon ng ibang babae ang kanyang kasintahan. Ngunit sa paglipas pa ng mga taon ay sa kanya pa rin umuwi ang binata. Ang akala ko makakahanap ka na ng ibang babae doon sa ibang bansa. Siyempre magaganda sila kaysa sa akin. Ngunit maraming salamat dahil ako pa din sa pag-uwi mo. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo, Ramon. Naluluhang sabi ni Andrea. Hindi ko naman kayang gumawa ng ganong bagay. Ikaw lang ang mahal ko. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo at para sa anak mo. Sa totoo lang ay itinuturing ko na din siyang sarili kong anak. Huwag ka nang magtrabaho pa, Andrea. Dahil ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Alagaan mo na lang ang bata at palakihin mo siya ng mabuti at maayos. Kung gusto mo ng libangan, ay ipagpapatayo kita ng maliit na sari-sari store. Nang sa ganun ay hindi ka maboring. Nakangiting sabi ng binata. Masayang masaya si Andrea sa kanyang nararanasan ngayon. Dito na nagsimulang umunlad ang kanilang buhay. Tila gumanda ulit ang kanyang itsura nang dahil sa hindi na siya muling nahihirapan sa kanyang buhay. Nakakahinga na siya sa kanyang mga problema at nanumbalik ang kanyang saya. Nakapagpatayo sila ng munting bahay at nakabili ng motorsiklo. Nagpatayo din siya ng mga paupahan nang sa ganun ay may maipandagdag sila sa kinikita buwan-buwan. Napatunayan niya sa mga taong nanguhusga sa kanya na isang araw ay makakahinga siya sa lahat ng pasanin at makakapagsimula ng bagong magandang buhay. Ang buhay natin ay hindi perpekto. Walang taong hindi nakakagawa ng mali, kaya hindi tama ang manghusga ng ating kapwa. Tandaan mo na hindi ka palaging nasa baba dahil bilog ang mundo. Konting tiis lang at itataas ka rin ng Diyos. Sa mundong ito na puno ng panghusga at pangmamaliit, ngunit hindi naman ibig sabihin nun na wala ng mabuti. Magdasal, maghintay at magtiwala. Ipagpatuloy mo ang buhay na iyong kinagisnan. Huwag kang makikinig sa sasabihin ng iba dahil ang iyong sarili at ang Diyos lang ang nakakaalam sa iyong pagkatao kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Kung masama ka man sa paningin ng iba, ay hayaan mo na lang sila.
Ang mahalaga ay wala kang nasasagasa ang iba. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang istorya ng buhay, kaya hindi mo masasabi sa mga nakikita mo kung bakit sila nagkaganito. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Shoutout po kay Attorney Elsa A. Advencula. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.